Si Alex bising alagaan yung mga halaman. You say good morning. Nagko-curl yung ano pusit, ba't ganun? Ibig sabihin luto na, ganun. Yung amoy daw. Oh, tapos isasaw-saw sa suka. Mmm! Ako, gutom na tuloy ako. Si Alex. Nahulog. Wala pang 5 seconds. Sayang. I'm a dancing Christmas tree. Everybody dance with me. I'm a dancing Christmas tree. Christmas tree. I'm a dancing. Hindi mata. Hindi mata. Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. It's a snowy day today to netizens. Malamig din naman ang panahon dito sa South Korea. Ay, winter pala, so everyday malamig. Medyo special ang breakfast namin today. Alam niyo kung bakit? Kasi for so long, ngayon na lang ulit ako magpe-prepare ng Filipino-style breakfast para sa family ko. Yay! Nag-crave ako ng dried goods like danggit, tapos yung dried squid, yan. So, hindi ako sure kung magugustuhan nila kasi nga maamoy, di ba? Tapos, feeling ko kasi perfect siya sa panahon today. Tapos, gusto ko magkamay. That means excited na talaga akong umuwi sa Philippines, no? Yes, ramdam ko na malapit na kaming umuwi sa Pilipinas. Tapos maya-maya may i-share ako sa inyo. Grabe talaga yung stress ko for the past weeks dahil dyan sa pag-uwi ko sa Philippines. Bago ko i-share, magluluto muna ako ng garlic rice and then yung dried goods na. Asa na? Hindi ko matandaan saan ko nilagay. Nasa na ba yun? Ay! Yan. Naka-freezer kasi para hindi masira and hindi maamoy. Oh, di ba yan oh? Sweet pusit and danggit. Siyempre, magluluto ako ng garlic rice and fried eggs para may option yung family ko kung di nila magustuhan ito. Ayoko naman silang pilitin, pero matutuwa ang puso ko kapag titry nila, di ba? So, luto na tayo. Mabilis lang naman tulutuin, di ba? Fry-fry lang. Si Alex bising alagaan yung mga halaman. You say good morning! Good morning naman! Ano ba yan? Tinatanggal niya yung namatay na na part. You know, dami niya na tinanggal eh. There pa oh. Mag-fry muna ako ng eggs para hindi sayang yung mantika. Oh, bising-busy ako na umaga pa lang. Siyempre, special nga itong breakfast namin. 4 eggs para sa aming 4. Naku, ang unti na lang pala ng garlic ko. Sana kasha pang garlic rice. Mag-fry muna tayo ng eggs. Magre-recycle lang ako ng mantika. Sayang eh. Last time may natira pang lumpia. Actually, yun yung dinner namin last night. Dahil gabi ako nag-a-upload ng mga videos ko. Anong upload nyo nung umaga? Ano ba yun? Anong breakfast nyo nung umaga? Nakahalo ka. Nalito na ako, no? Yung na mag-add na tayo ng oil. Ang arte, oil. Kahit fried eggs lang to, kailan presentable para magandang tignan sa table. Hindi ako magaling sa plating talaga. Wala akong talent sa pagkain. Ba't ganun? Ba't ganun? Kasi kanya-kanya tayo ng passion, no? Tsaka kanya-kanya tayo ng special abilities. Wow! May mga superpowers. Ganyan. Ito na yung eggs. Pwede na to. Para maganda, budbura natin ng parsley. Nag-fry na ako ng dried goods. Yung pusit muna. Hinugasan ba to? Parang di na, diba? Yung iba kasi... Wait, ayusin mo yung kam ko. Yung iba kasi hinugasan daw nila para hindi masyadong maalat. Tsaka yung mantika ko, tama na ba? Hindi na ako nag-add na mantika eh. Dagdagan ko nga. First time ko kasi magluluto nito. Hindi ako marunong actually. Ay, nag-ano siya. Nagko-curl yung ano, pusit. Ba't ganun? Ibig sabihin luto na, ganun. Yung amoy daw.
baka daw may magreklamo sa ano apartment namin yung amoy. On ko kay exhaust fan. Kapag nagvlog ako, hindi ako makapag-on ng exhaust fan pag nagluluto kasi maingay. Pero mag-on na ako. Naririnig niyo ba? Ganun sabi ng exhaust fan. Sabi ng exhaust fan. Nagsalita yung exhaust fan. Luto na ba itong pusit? Luto na siguro itong pusit, no? Yung danggit na ilulutuin ko ngayon. Last na lutuin ko yung fried rice. Nawindang sa amoy si Alex. Nice. Ay, ang liliit pala. Maliit ba talaga ang danggit? Or may malaking danggit? Ay, tas isasaw-saw sa suka. Mmm. Ako, gutom na tuloy ako. Si Alex. Ano daw yung amoy? Napansin ko yung danggit. Parang bat. Yung itsura lang, no, nakagano'n. Nakagano'n. Mabilis lang lutuin ang danggit, diba? Pero masarap to, crispy-licious eh. Gutom na ako. Amoy pa lang nakakagutom na. Ang strange natin mga Pinoy, no? Koreans, ayaw tong amoy na to eh. Bahala kayo dyan. Kakain ako ng gusto kong kainin today. We're gonna eat Filipino-style breakfast. Oh! Ang crispy! Oh, nice! Nice yung pagkakaluto ko. Mmm! Alam niyo, maganda kay Alex, pag nasa bahay siya, tapos hindi siya pagod from work, productive din siya. Ang aga niyang nag-aayos ng halaman. Nagdidilig siya ngayon. At least, hindi ko na kailangan gawin. Kasi mabigat din yung mga paso eh. Nagdidilig ako sa loob ng common bathroom. So, binubuhat ko. Yan yung isa sa mga simple gesture ng asawa ko na talagang na-appreciate ko. Tapos, naguhugas din siya ng pinggan. Naglilinis. Yan. Pero kapag pagod siya, naiintindihan ko naman. Pag nasa bahay si Alex, master siya. So, pinagsisilbihan ko talaga siya. Kasi alam ko yung hirap niya eh, sa trabaho. Alam niyo dito sa Korea, hindi basta-basta yung stress na nakukuha ng mga empleyado sa trabaho nila. Hindi pala sa Korea, I think sa Philippines din. I-generalize ko na lang pala. Kung tayo ay housewife, and ang asawa lang natin yung nagpo-provide sa atin, ay alam nyo, suklian nyo ng maraming pagmamahal, appreciation, pag-aalaga, yan. And siguro, maging vocal din kayo. At the end of the day, uuwi yung asawa nyo, sasabihin nyo sa kanila, you did great today, yan. Tapos, thank you for always working hard for our family. Alam nyo, matatouch sila. Kasi ganun yung asawa ko eh. Mas may inspire silang bumangon ulit and lumaban ulit kinabukasan. Kasi alam nila na napapansin nyo. Kasi alam nila na binavalue nyo yung hard work nila or yung ginagawa nila sa pamilya. So, mag-start na kayo mamaya. Pagdating ng asawa nyo, galing trabaho, ha? Sabihin nyo yun. 3 sentences lang talagang makakapag-touch sa mga asawa nyo. You did great today. I appreciate your hard work. And I love you. Oh, diba? Si Alex, alam niyo kapag sinasabi ko sa kanya yun, sasabihin niya, ano ba yun? Tapos, may kasunod na, ako din, mahal kita, and thankful ako sa'yo, ganon. Vice versa din, syempre yung mga asawa, kapag nakatanggap kayo ng mga ganong salita, sabihin niyo din sa asawang babae, edi pareho kayong inspired, and pareho kayong sisipagin ulit magtrabaho. Yung mga asawa natin sa bahay, okay, work, 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 yan. Alaga ng anak, linis-linis sa bahay, ganyan. Vice versa lang yun. Dami kong daldal, no? Nagluluto lang naman ako. Hindi, happy ako today. Kasi makakakain ako ng Filipino-style breakfast. And syempre, kumpleto kami. Yun lang naman yung mga simple happiness ko eh. Sa totoo lang. Basta kapag sabay-sabay kaming kumain, lalo na kapag kasabay namin si Alex, sobrang saya ko. Okay. Yung onion leeks nakalimutan kong i-preserve. Nag-dry na. Konti lang naman yung kailangan para sa sinangag. Pang-top lang siya. Para may color lang, diba? Magsangag na ako. Pupunasan nyo ng tissue yung kawali para hindi mag-clog sa sink and hindi ma-aksaya sa dishwashing liquid. Okay, lagay na tayo ng mantika para sa sinangag. Konting mantika lang. Alam nyo ba, si Ijun, dala-dala niya yung trauma nung nagkasunog sa bahay. Pag nagluluto ako, ayaw niya na umaalis sa kusina. Nagagalit talaga siya sa akin. Lagay ko na yung garlic.
Dapat crispy yung garlic bago ko ilagay yung rice. Konti ng garlic. Kailangan ko nang bumili sa Mart. Okay, brownish na ang garlic. Konti ng rice. Diet kami sa kanin. Okay lang pala yung garlic. Sakto sa dami ng kanin. Lagyan ko ng herb salt. Garlic flavor. Para mas malasa. Sprinkle lang natin ang onion leeks. Okay na itong breakfast namin. Naku, baka si Izun lang makaupos ng kanin. Mahilig siya sa garlic rice eh. Kailangan talaga may palakpak, ano? Okay, done! Hindi ko alam bakit issue sa Philippines yung presyo ng sibuyas. Mahal na ba talaga? Dito kasi sa Korea, pag nagmahal ang isang product, lahat yan magmamahal. So parang hindi mo mahalata na nag-increase ng presyo. Pero kapag very keen ka sa budgeting, ganyan, mako-compare mo yung presyo. Dito nagtaas lahat. Masakit sa bulsa. Okay lang naman sana na magtaas ng presyo ng mga bilihin, no? Pero sana magtaas din ng sweldo. Kailangan ko magsaing. Dito ang aming bigas. Set up ko na yung table. Ready na ako for breakfast. Ako lang ang ready. Siyempre, hindi mawawala ang sausawan na dati puti with sili. Wow! Perfect! This is our Filipino-style breakfast! Wow! Nice! Simple lang! May kimchi! Herogon! Sit down na, puro ka hindi masarap eh. Masarap! Ani, you try this. You try danggit and pusit. Filipino style breakfast. Danggit, jowa yan. Danggit na mokot ka lang. Oo. Gusto yan ni Alex. Ujungan masarap yan. Masarap daw yung ano. Squid. Masarap. Maalat lang talaga. At least, nag-e-enjoy si Alex sa breakfast. Okay na yan. Hindi ko naman talaga expected na magugustuhan ng mga bata. Oh, diba? Ang onti-onti ng rice namin. Hindi pa namin maubos-ubos. Alam nyo ba, dito sa Korea, yung mga dried goods, usually, ginagawa nilang pulutan. Hindi nila kinakain with rice. Masarap kaya. Wala pang 5 seconds. Sayang. Patang. Masarap. Hindi masarap. Masarap. Hindi. Wow! Ubus ang Filipino style breakfast. Yes. After ko magligpit sa kusina, itatago ko na yung Christmas tree namin. Tanggalin ko na yun. I'm a dancing Christmas tree, I'm a dancing Christmas tree, I'm a dancing Christmas tree, everybody dancing. Okay. Dahil busy ako, si Alex na nagkusa magugas ng pinggan. Bulo ko chikoy di. Aras ko. Dapat yung buwan yung chikoy na kwa niya. Ang aming dishwasher. For the day. Thank you, Ina Apa! Thank you naman eh! Thank you naman! Bravo! While is Alex washing the dishes, iligpit ko na yung Christmas tree. I'm a dancing Christmas tree! I'm a dancing Christmas tree! I'm a dancing! Christmas tree, I'm dancing. Hindi masarap.
hindi masarap. Hindi palago. Every day, Siri. Hi. Aras to. Okay. Kailangan ko nang magligpit. Tama na yung harutan. Since winter break, ang mga kids ay nag-start na ulit mag-paint. Hindi pa tapos. Drawing to ni Ijun eh. Kailangan ko nang iligpit to. Kayo ba? Ayos na ba kayo sa bahay nyo? Tinanggal nyo na ba yung mga decors? Dapat careful para hindi mapundi mga ilaw. Gagamitin ko pa to ulit sa susunod na Christmas. Alam nyo, si Ina and si Ijun, ang bilis sumunod sa sinasabi ni Alex. Tapos pag ako, mga ano yan, paulit-ulit. Bago sumunod. Takot sila kay Alex eh. Mas komportable nga sila sa akin. Kasi everyday kami magkasama eh. Si Alex sa gabi na lang namin ang akasama. Tinago ko yung box para maayos ko din ma-store and mabalik sa lalagyan. Para matagal pa magamit. Sayang naman eh. Mas okay yung ano, simple lang yung decors. Kasi hindi matakaw sa space. And wala din masyadong liligpitin. Okay na okay lang tong decor ko. Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. And who's that special? Hindi masarap. Ito. Tatanggalin ko na din. Dito ko na lang din store. Okay. Oh, diba? Nice. Inapay, you have to help me. Come. Come and follow me. Oh, ayos ng kusina. Very commendable naman ang aking asawa. Oh, very good ang malaking looky-mooky. Ah. You have to get that box. Nandun yung lagayan ko din ng iba pang pang-Christmas decor yan. Hindi ako nagtatapon kasi sayang eh. Okay. Oh, di ba? Okay. Better. Medyo naka-open yung box. Pero kaya rin. Thank you! Inapa! Inapa! Yung bouquet of flowers na natanggap ni Ina, idadry ko. Sa sobrang busy ko, hindi ko na na-display. Usually, dinidisplay ko to for a week. Diretso dry ko na lang. Yung nag-molds, itatapon ko na. Ano ito yan? Ayos na ang bahay. Naligpit ko na yung mga Christmas decors and na balik na yung mga halaman sa pwesto nila. Ay, na iba pala yung pwesto ng ibang halaman. Yan. There. That's Ijun. Nagutom na. Nagpalit na din ulit ako ng cover ng chair. Si Ina, my schedule with her friends. So, maghapon na naman siyang hindi namin makakasama. Maliligo na ako. Tapos na yung gawain ko dito sa bahay. Pagkaligo, isi-share ko sa inyo yung nangyari sa akin this past weeks. Grabe talaga. Kinabahan ako. Kasi akala ko hindi ako makaka-uwi ng Philippines. Okay, yan. Nakaligo na ako. Hello! Medyo nag-ayos ako ng konti. May pagbabago ba? Meron! Ako na din sumagot eh, no? Nakalugi pa yung buhok ko kasi basa pa. Anyway, gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung experience ko sa current academy kung saan ako nagtatrabaho. Before I accepted the job, may condition ako. I asked the boss kung pwede napayagan ako na magbakasyon for 2 weeks sa Philippines. So, nag-agree yung boss ko dun. Tapos, niremind ko siya before Christmas. So, okay na din. Ngayon, after Christmas, sinabihan ako na magpapalit ng management. Oh, 'di ba? Magkakaroon ng bagong boss.
Oh, so syempre nawindang ako kasi another paalam na naman. Before New Year, nagsabi ako sa bagong may-ari. Pumayag. Mabait yung bagong may-ari, wala ding problema. Nagkaroon ako ng problema sa mga teachers. Kasi hindi sila agree na mawawala ako for 2 weeks. Nag-offer ako na gagawa ako ng videos para sa klase ko, yan. Tapos lahat ng materials, ipe-prepare ko bago ako umalis. Ibibigay na lang ng mga teachers, yan. Sabi niya, very complicated yung pagbabakasyon mo. Paano naman yung mga estudyante, paano yung sasabihin ng mga magulang, ganyan-ganyan. Ako kasi yung tipo na hanggat kaya kong intindihin, iintindihin ko. Pag hindi ko na kayang intindihin, saka ako magsasalita. Eh, pero hanggang ngayon naman naiintindihan ko sila. So wala pa akong sinasabi sa mga Koreans. Kasi hanggat pwedeng gawa ng paraan, gagawin ko ng paraan. Hindi na ako nakipag-usap sa mga teachers. Dumiretso na ulit ako sa boss ko. Sabi ko, kung hindi ako makakapagbakasyon for 2 weeks, magre-resign na lang ako. Kasi, honestly, yung trabaho ko ngayon sa academy, pumapasok ako doon hindi para sa sweldo. Pumapasok ako kasi na-enjoy ko yung trabaho and gusto ko yung trabaho ko. Hindi ganun kalaki yung bayad sa akin. Pero dahil mahilig ako sa bata and gustong-gusto ko magturo ng mga bata, tinanggap ko yung trabaho. Maganda rin yung schedule, yung location. Yun yung kinonsider ko nung tinanggap ko yung trabaho doon. Sa academy, I distance myself sa mga teachers na alam ko na medyo iba yung ugali. The way na tumingin sila, malalaman mo kung gusto ka nila or hindi ka nila gusto. Hindi naman nila ako din discriminate. May mga Koreans lang din talaga na uncomfortable na kasama yung foreigners. Pero wala naman silang sinasabing negative sa akin. Civil. Trabaho, trabaho, ganun. Pero may mga ibang teachers na nakikipag-usap sa akin na, "Hi teacher! Good afternoon teacher! Thank you teacher!" Yan, may mga ganun sila. Pagka ganun yung mga teachers, syempre nice din ako. Kung ano yung binibigay mo sa akin, susuklian ko din yun. O, diba? Ganun lang tayo eh. Alam mo naman tayong mga Pinoy, mabait tayo eh. Yun. Anyway, so sabi ng boss, hindi. Sige, don't worry. Ako nang bahala. O, di sila nag-usap. Kasi hindi ako makatulog. Iniyakan ko talaga yung pag-uwi ko sa Philippines. Kasi uwing-uwi ako. And gustong-gusto ko talagang mag-unwind sa Philippines. Gusto kong ma-meet yung family, friends, and colleagues ko. And syempre, to netizens, di ba? Kasi nakaplano na eh. Gusto nila mag-1 week lang ako. Eh, hindi naman pwede yun. Kasi may plans ako for 2 weeks. Umiyak talaga ako. Tapos nung pinayagan na ako, nag-post ako sa page ko na vacation leave granted, ba? Diba? Kasi para ako nabunutan ng tinik. Tapos ang sabi sa akin ni Alex, "You just have to do your job and you cannot please everyone. So focus ka lang sa ginagawa mo. You just have to please one person." Yung boss lang daw. Pero syempre, importante din na you build a good relationship with your coworkers. Kasi sila yung madalas mong makakasama, makakausap. Importante din yun. Pero kung di ka nila bet, I don't care. I don't care. Diba? Ang tanda ko na, no? Kaedad natin yung 21 eh, yung mga nasa si Sandara Park. Mga kaedara natin yan eh. So yun yung kanta ko. Anyway, yun lang. Thank you, Lord, kasi tuloy na yung pag-uwi ko. Naayos na yung problema sa vacation leave ko. Iniisip ko, kasi nasa dyan ng mga Koreans na stressin talaga ako, you know? Para hindi na ako umulit. Ay, nahuulit pa rin ako. Magbakasyon ng 2 linggo. Bahala sila dyan. Ayun, maiksi lang talaga tong video na to. Gusto ka lang talagang i-enjoy yung breakfast together with my family. Na hindi na-enjoy ng mga kids kasi hindi nila bet yung danggit and pusit. Pero na-enjoy naman naming mag-asawa. So, carry na din. Okay lang. With regards my meet and greet, please, yung mga nasa listahan, kailangan yung mag-confirm kay Simon para mapadalhan kayo ng official invitation card. Kasi without that, hindi kayo papapasukin. Yun. You have to show yung official invitation card.
Kung hindi kayo magko-confirm until January 14, ika-cancel ko na kayo, bubunot na ako ng ibang subscribers. Yun, para palitan kayo. So please, don't forget, mag-confirm kayo kay Simon Villaruz. Yung link nasa community post and ilalagay ko na din sa description. Until January 14 lang yung RSVP ng mga nakalista. After that, kailangan ko nang bumunot ng ibang mga subscribers. Para naman hindi masayang yung slots and nag-reserve ako na good for 100 persons kasi yun, madaming to netizens ang gustong umattend na hindi nabunot. Thank you so much to netizens sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo and if you are new to my channel, please consider subscribing, like and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone! Bye!